And sana hindi ako pagalitan ng GMA. Hindi po talaga si AJ yung reason, and that's the truth. Alger Abrenica at Kylie Padilla, muli na namang pinakilig at nag-trending nang makita sa iisang stage. Alger Abrenica hindi pa rin binibigo si Kylie Padilla sa kanyang pagiging gentleman kapag kailangan ng kanyang tulong. Sa parada ng mga artista kasama nga si Alger at si Kylie. Nang paakyat na si Kylie sa stage ay inalalayan siya ng kanyang ex-husband ni si Alger Abrenica, kung saan talagang kinilig ang mga taong nakasaksi sa ginawang aksyon nito ni Alger. Napaka-civil nga ng kanilang relasyon bilang mga magulang sa kanilang mga anak. Ayon pa kay Kylie noon sa kanyang interview with Robin Padilla, hindi man sila magkaibigan sa ngayon ni Alger ay talagang civil naman sila para sa kanilang mga anak. Laking gulat ng publiko nang mabalitaan ang hiwalayang Alger Abrenica at Kylie Padilla dahil napakatahimik ng kanilang relasyon. Pumutok lamang ang balita nang magkaroon ng ambush interview ang ama ni Kylie na si Robin Padilla. Inamin ni Robin Padilla na hiwalay na ang kanyang anak kay Alger Abrenica, ngunit umaasa siya na magkaayos ang dalawa. Ngunit hanggang sa kasalukuyan at mayroon na ang kani-kanilang karelasyon si Alger at si Kylie. Inamin din ni Robin Padilla sa kanyang interview with OG Diaz noon na natatakot din umano siyang masabihan ni Alger Abrenica kung sakaling sitahin niya ito sa pambababae. Ani ni Robin Padilla, paano ko siya sasabihan kung sabihin din niya sa aking bakit ikaw papa, hindi ka ba ng babae? Kung saan alam ng publiko na talagang babaero din ang ama ni Kylie na si Robin Padilla. Sa personal channel naman ni Kylie Padilla, matapos ang tahimik nilang hiwalayan ni Alger Abrenica, ay nagkaroon siya ng interview kasama ang kanyang ama na si Robin. Doon nga ani ni Kylie, ito raw umano ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon sila ng interview ni dalawa ng kanyang ama na si Robin. Hindi na nga pinalagpas ni Robin Padilla ang pagkakataon na iyon at tinanong niyang maigi ang kanyang anak kung kamusta na siya ngayon at kung kamusta ang relasyon nila ni Alger. Ayon mismo sa naging interview nilang dalawa, sinabi ni Kylie na okay na siya at talagang wala ng pag-asa na maayos pa ang kanilang relasyon. Sinabi rin ng ama ni Kylie na si Robin na talagang malulungkot siya kung sakaling magkakahiwalay silang tuluyan ni Alger, dahil ang nais sana ni Robin ay buo ang pamilya ng kanyang anak na si Kylie. Napaka-honest ngang tao ni Kylie Padilla lalo na sa mga sagot niya sa kanyang ama na si Robin. Sinabi rin ni Kylie Padilla na talagang mami-miss niya na makita ang kanyang mag-aama na magkasama, dahil isa ito sa mga paborito niyang senaryo sa kanilang buhay. Kung mayroon man siyang pinagsisisihan, yun ay hindi na niya makikitang magkakasama o buo sila bilang isang pamilya. Ngunit ayon sa kanya ay mas maigi na ang kanilang sitwasyon ngayon, dahil bilang isang babae ay mas nakikita niya na mayroon siyang growth bilang single. At dahil matagal-tagal na rin ang naging hiwalayan ni Alger at ni Kylie, nakatagpo na nga ng bagong minamahal ngayon si Kylie Padilla, at hindi rin nagtagal nang i-reveal na rin ni AJ Rawal ang kanilang relasyon ni Alger Abrenica. Ayon kay Kylie, hindi umano si AJ Rawal ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Alger. Lumabas pa sa mga naging statement ni Alger noon
nang pumutok ang balita na hiwalay sila ni Kylie Padilla. Ayon sa kanyang naging post, tila si Kylie Padilla ang nagiging masama at unang nagluko kaya nasira ang kanilang marriage. Ngunit sa nilabas na interview ni Tony Gonzaga with Aljur Abrenica, inamin naman ngayong 2023 na aminado umano si Aljur na siya ang unang nagluko at nag-cheat kay Kylie Padilla. August 2011, 18 years old noon si Kylie Padilla nang manligaw si Aljur Abrenica at nagbigay ng flowers sa BCG para sa birthday ni Kylie. Hinintay umano ni Aljur Abrenica talaga si Kylie Padilla na matapos ang kanyang party sa second floor at nagbigay nga umano ng alak sa ama ni Kylie na si Robin. Ngunit hindi nito alam na hindi na pala umiinom noon si Robin Padilla. At nang makita ni Robin si Kylie ay inakbayan ito at kinausap sa isang sulok. Naging official couple si Aljur Abrenica at si Kylie Padilla at naghiwalay ng ilang buwan at nagkabalikang muli hanggang sa mag-propose at nag-live-in na nga si Kylie at si Aljur Abrenica. Tila aminado naman ang kapatid ni Aljur na si Vin Abrenica tungkol sa panluloko o mga sakit na naranasan ni Kylie kay Aljur dahil sa kanilang taping ng Orduha sa mga action scenes nila ni Vin at ni Kylie. Lagi umanong sinasabi ni Vin Abrenica kay Kylie Padilla kung saan kakay pa nga ang tawag nito kay Kylie. Ani ni Vin ay sa kanya na lamang ibigay ang mga galit at talagang ibigay todo sa action scenes nila. Total ay magkamukha naman umano sila ng kanyang kapatid na si Aljur. Nagkaroon din ng interview noon si Kylie Padilla matapos niyang maglabas ng pahayag si Aljur at ang kanyang ama na si Robin Padilla. Ayon mismo kay Kylie, marami siyang masasakit na salita at maraming salitang maaaring makasira sa kanyang ex-husband na si Aljur. Ngunit ayaw umano niya itong sabihin dahil sa huli si Aljur Abrenica pa rin ang ama ng kanyang mga anak. At darating umano ang panahon na maaaring mapanood ng mga anak niya ang video o interview na naglalabasan sa social media. Ayaw umano niyang magkaroon ng masakit na salita o masakit na alaala ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang naging relasyon. Sa isang live sa social media, kasama ang kaibigan ni Kylie, doon ay nagtanong ang isang sikat na social influencer kung talagang masaya ba si Kylie Padilla sa relasyon ni Aljur at ni AJ Raval. Ayon kay Kylie ay talagang masaya siya para sa dalawa dahil siya rin mismo ay nakahanap na ng kanyang kaligayahan. Nilinaw na rin ni Kylie Padilla doon na hindi talaga si AJ Raval ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Aljur. At kung mayroon umano na third party, ayaw na niya umano itong sabihin pa sa publiko. Dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng kahit na anong hate sa isang babae. Dahil siya rin umano ay isa ring babae. Sinabi rin ni Kylie Padilla na sana umano ay hindi siya mapagalitan ng GMA7 sa kanyang nais na sabihin. Dahil gusto na niyang tuldukan ang mga haka-haka at ang mga masasakit na salita para kay AJ Raval. Narito ang live video na ibinahagi ng influencer sa social media. Tanong! Senyora is watching with you, haha. O, di ba ngayon hindi makapagtanong si senyora? Oo nga, senyora. Ngayon ka magtanong! I'm just waiting na may magtanong po talaga nung alam kong itatanong niyo yon. And gusto ko na po siyang sagutin ngayon kasi sa totoo lang po guys, pagod na po ako. Sa kwentong lumalabas na kabit ganyan, ganito ganyan. Guys, tapos na po yung kwento and I'm in my new chapter of my life. Yo. Sa totoo lang po talaga, ayoko na pong nakikita yung pangalan ko.
Dun yung puro, yun yung mga tabloid na nababasa. Kasi I'm working so hard to have a good career, na maganda yung trabaho ko. Alam mo yun? Tapos yun yung, yun lang yung napapansin sa akin. And tapos na po eh. I mean, syempre, hindi pa tapos yung pag-aayos ng papeles. But everything else, tapos na po talaga siya. So, kung meron man magtanong ngayon, I will answer, but that's the last time I'm going to talk about this. Senyora, ano na? Kasi, happy na po ako. And, yon. Ayan na, nagtanong na siya. Masaya ka ba talaga? I am really happy po. Basta, kasi pag mahal niyo po yung isang tao, ayaw niyo pong makitang malungkot yung taong yon. And after po na nangyari sa amin, after ng pandemic, ayoko na po ever maramdaman namin yon and siya din. So, kung saan po siya masaya and kung sino po ang magpapasaya sa kanila, I want them to take care of it and be happy. Kasi, siya po ang kahati ko sa mga anak ko eh. So, dapat masaya din yung tatay nila para buo yung mga anak ko. Kasi, masaya din naman ako and ang ganda po ng mga nangyayari sa akin. So, di ba, wala pong kahalong ka-etchusan. And, saan hindi ako pagalitan ng GMA? Hindi po talaga si AJ yung reason, and that's the truth. Hindi po talaga siya. Kung meron man pong, kung meron man, hindi po siya. So please, naawa na rin ako po ako sa kanya. As someone with, you know, struggles with mental health, ang hirap po nun, gigising ka sa umaga, tapos puro hate yung makikita mo. Please guys, woman to woman na, hindi ako okay. It makes me emotional too. Tiginan na po natin. Please. Kasi, it's not fair to her. Naiyak ako. Oh my God. Diba guys? Ganyan siya kabait. Hindi po talaga. Tama na. Tama na. Ganyan siya kabait. Hindi po talaga siya. I mean, si AJ Raval, she's not lying. We're really okay. Pero tigilan niyo po, please. Tama na guys. Kasi, hindi talaga siya. Hindi siya. And hindi ko ever sasabihin kung sino. Kasi ayoko na ng ganyan. Yeah. Nag-ano tayo ng hate. Ano na lang guys, kindness, love. We need more energy na ganun. Yun. So anyway, move on tayo. Next question, please! Okay.